Pagdating ko po dito sa area ay hindi po maganda ang aking nabalitaan. Sige po tayo, pwede bang pakikwento? Ano po ang naramdaman mo nung ano? Kaya tayo, 2,500. Kaya po. Saka ito tayo, oh, galing kay Daddy Frank yan. So, 1, 2, 3, 4. So, yun, magandang umaga mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayong lahat? Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na OFW. Magandang umaga po sa atin lahat. Ganun din po sa ating mga followers, subscriber. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, mga kabarangay, nandito po ako sa bahay, malapit. Bahay nung tinulungan nating lolo't lola. Kung natatandaan nyo yung dating OFW na hindi sila pinalad para magkaroon ng anak. So after kong i-upload yung kanilang video, may kababayan po tayo na naawa. Kaya naman si Daddy Frankie and team ay tutungo ngayon sa kanilang bahay para kumustahin sana. Kaya lang mga kababayan, pagdating ko po dito sa area ay hindi po maganda ang aking nabalitaan. Pero ganun pa man, tutuloy pa rin tayo para maiabot yung kaunting tulong na ibibigay natin sa kanya. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, sasamantalahin ko na po magpasalamat sa isang kababayan nating OFW, si Gina, Ma'am Gina Lanting from Hong Kong. Thank you so much ma'am. Siya po ay nagpaabot ng 2,500 dahil naawa po siya sa kanyang kapwa OFW. So mga kababayan nating OFW, thank you, thank you, thank you so much sa inyong pagmamahal sa ating mga kababayan, especially po sa mga senior citizen. So, abanti tayo mga kababayan. At kasama ko si Rizky, siya ang may bit-bit ng kaunting grocery na ipapamigay natin kay tatay. Ayan. Shoutout ka naman, men. Oy, maraming salamat sa mga OFW dyan. Shoutout. Iyon. So, ayan mga kababayan, samahan niyo po kami. At sa lahat po ng followers, supporters natin, support din natin Riz Moto Vlog. Kasamahan natin yan, kasama natin sa araw-araw na pagtulong sa ating mga kababayan. Yan, makikita nyo po ang kanyang channel, ilalagay po namin dyan. At syempre, ang buong team ng Daddy Frankie. Ating cameraman ngayon mga kababayan, si KJ27. Ayan, hello. Tsaka andyan din po sila Boss JB and Sam Moto Vlog at tsaka si Mons Channel. So ayan mga kababayan, andito na po tayo. At syempre mga kababayan, bago ako pumunta rito, tinawagan natin si Kagawad Boyet, kagawad ng barangay nito. Hindi rin natin pwedeng hindi tawagin kasi siya po yung lumapit sa akin para matulungan. Kagawad, good morning. Nalulungkot po ako sa balitang ipinaabot ninyo sa nangyari kay nanay at tatay. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos kasi nakarating kami dito. Mga kababayan, andito ang aking team, si Mons Channel, ayan, tsaka si Boss JB Vlog, ayan ang aking mga kasamahan, support din po sana natin para sa ganun tuloy-tuloy po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. So diretso tayo mga kababayan, samahan niyo po kami. Tara, samahan mo kami Kagawad. Maraming aso dito eh. Ayun. Tay, good morning. Ay, kumusta? Kumusta na si tatay? Tay, anong nangyari? Wala po. Hindi na po kaya natin ng katawan. Oh, teka lang tay. Okay lang, idikit ko ito tay. Ayan. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ang sadya talaga namin dito is para dalawin si tatay tsaka si nanay. Pero gaya ng aking sinabi, pagdating namin dyan sa labasan, saka namin nabalitaan ng hindi maganda. Ano nga po ba nangyari kay nanay? Yung lang dumi. Opo. Hindi na kaya na siguro yung pagdumi niya ng hina, hindi na kaya na kumain. Ay, hindi na siya nakakain. Kailan po siya namatay na yun? Noong November 9. November 9. Hindi ko na dinala sa doktor, wala na. Walang pera. Walang pera po, sir.
Upo ka, tay. Pwede ba makausap ka? Upo tayo, tay. O, sige, tay. Dito ka. Ayan. So, tay, bagaman ay nalulungkot kami, nalulungkot ang team, siyempre, sa nangyari, wala tayong magagawa kundi ipag-pray na lang si nanay, no? Ayan. So, kumusta naman si tatay? Pwede ba pakikwento mo sa amin, tay, kung paano nangyari? Kasalukuyan na sa nakahiga na siya nung nanghina ng dumi, eh hindi ko na kaya, tinawagan ko yung mga kapitbahay dito. Apo. Isang tumulong sa akin, sila kagawa at kapitan, tumulong sa akin, ang kapatid ko tinawagan ko. Lurada, nagpunta sila rito. Nawalan ako kasama dito. Sa mga kapitbahay kong iba dito, busy sila sa trabaho rin. Apo. Kaya, tinawagan ko, napilitan yung kapatid ko, naghanap pa ng pira, pamasahin nila. Kaya wala rin silang masahi. Kaya napilitan silang ano, ililibing nga. Gusto ko, ililibing lang agad. Wala na akong pang makain sa mga makikila ako. Kaya gusto ko, mailibing ka agad. Naghanap pa ko ng pira, umutang ako kay kapitan. Umutang ka kay kapitan? Umutang pa ko ng pandagdag ng pangkain, kasi may mga utang pa ako sa labas. Nagka-utang ka pa, tay? Nagka-utang pa. Mga parang babayaran ko. Pero hindi bali, tumawag ka sa mga kapatid mo, dumating naman sila. Dumating ka agad sila, naawa rin sila sa akin. Naawa sila sa'yo. Maski pa paano malayo sila. Opo. Kinilit nila makarating sila. Saan sila nanggaling, tay? Sa Bicol. Sa Bicol. Hindi naman ganun kalayo yung Bicol. Sa Camarines Norte. Parang isang araw biyahe lang. Isa lang kapatid ko, maging yung isang kapatid ko, mahina na rin. Kaya yung paanang yung isa nagpunto rito. May representative. Representative niya. Ilan ba kayong magkakapatid, tay? Bali, apat lang. No? Apat. Pinang isa. So, ang nakapunta, isa? Isa lang po. Pero yung isang kapatid, pinapunta naman ng anak. Pinilit lang. Kasi yung asawa niyang kapatid ko, na-opera din sa gallbladder, sinal siya ng bato. So, paano yan, tay? Mag-isa ka na lang dito ngayon. Ay, gusto ng kapatid ko, pagpuntay na lang ako sa kanila, mag-alaga na ako tayo itong sakit ko po, pinjabiga, ay blot saka yung asma. Mas maganda siguro, tay, no? Para may kasama ka. Doon ka na lang mahalaga, sabi. Eh, dito, walang mag-alaga sa akin. Opo. Ang karamihan nag-alaga, sila Kagawad. Salamat talaga, Kagawad. Kagawad, ayun, ah. Mabait na Kagawad. Nag-message kasi sa akin si Kagawad, kaya lang hindi ko nabasa, late ko na nabasa. Opo. Ngayon na. Opo. Kung nalaman ko lang, mga kababayan, si nanay po na ating pupuntahan dito is nailibing na pala kahapon. Namatay siya noong November 9? November 9 po. Mag-isa ka na lang ngayon. Isa na lang, wala na. Nabilhan naman yan, mga kababayan. Naayos naman yung dingding, ding-ding. Hindi kagaya dati. Mayroon pa mga kahoy na ikabit kasi talagang wala na. Naglanta na yung misis ko. Gusto ko na itapos sa hospital. Wala na kaming pera magandito. Wala ng pera? Wala na po. Kasi pare-pare walang tao dito nasa puho na sa mais. Wala na nagpapatubig sa mais, nagwabo. Nag-uupa sila ng Pwede ba tawagin natin yung mga kapatid mo, tay, para makausap natin kung sino yung mga nagpunta ito po, dito? Ito po. Sige. Tay, hali po kayo. Good morning po. Puka, tay. Ito, pamangkin ko po yun. Ang isa. Ang galing sa Legazpi yun. Pamangkin ko. Itong galing sa Camarines niyo. Si tatay kapatid niyo po. O, bunso po. Siya ang bunso. Opo. Ano pangalan ni tatay? Alfred. Tatay. Alfred. Tega saan po kayo? Dati dito. Opo. Pero saan kayo galing ngayon? Sa Bicol po. Sa Bicol. At si sir naman? Sa Aligaspi Albay po. Aligaspi Albay. So, malayo. Opo. Mula nung nalaman yung namatay si nanay, saka bumiyahe kayo. Opo. Salamat ha, at salamat at nakarating siya. Nakarating kayo. May karamay si tatay, no? Napakahirap talaga ng sitwasyon pag ganun, no? Nawalan ng asawa si tatay. Wala pang anak. Walang anak. Walang makatulong sa akin. Kaya ito na yung sinasabi, mga kababayan, na ano't ano man ang mangyari, pagdating sa dulo, pagdating sa totoong kagipitan, kapatid pa rin ang ating tatawagan.
Opo. Lalo na pag wala na yung mga magulang natin. Opo. So tay, anong naramdaman mo nung tinawagan ka ni tatay? Malungkot. Siyempre sir, malungkot. ginawa namin din ang makakaya namin sa ganung hirap. Tay, okay na idikit ko to. Sorry. Okay. Sige po tay, pwede ba pakikwento ano po anong naramdaman mo nung ano? Malungkot din sila. Sa kahirapan namin, walang mga talaga. Pakasakit mo, wala ng kapatid mo. Ang hirap kami. Wala pa akong cellphone, hindi ko sila makunta. Napakontak pa ako doon sa mga kapitbahay. Noong oras, kagawa lang, malaki pinagkasala ang mga tapos sa kanya. Nakatulong, kabitan. Kaya yung pamangkin ko rito, kapitbahay ko. Kung anong naramdaman mo, masakit sa lumo rin na wala yung asawa ko. Ganun lang. Inaanap mo pa lang. Talaga ano, lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Excuse sandali lang brother at medyo napaano ako. Sige lang. Brother, yung kapatid ko ay medyo mahirap na mahirap talaga pero hindi namin pinapabayaan naman. Kasi pag medyo tumatawag din daw sa amin, siyempre tutulong kami pero medyo may kalitan din. At sobra din ang hirap, brother. Eh, ang trabaho ko naman doon, kukupra. Nakikitulong lang, wala din kami lupa doon. Kung walang ano, yung magpapakuha ng nyog. Sa nyog, wala. Eh, nung ano nga, eh, maski nangyari ngayon, siyempre, maski anong hirap, sa huling hantungan na ni ate, ginahan talagang pumunta kami rito. Kahit anong hirap ng ating pinagtataanan, kung makikita natin ang dyan ang ating kapatid, may mga tutulong sa atin, lalakas si tatay. Doon natin mararamdaman talaga pagdating sa kagipitan. Yung mga kababayan. Saka, ang itong kapatid ko naman ay talagang hindi ko din lang kakalimutan. Matagal kami nagsama ito. Sa Maynila. Ay, marap ka kay... Magpapasama na din ako sa mga itong kapatid ko. Maski na anon, malayo siya, na napuntaan pa rin ako rito. Saka yung pamangking ko, ganun din. At kahirapan din ang buhay nila doon. Dapat din sila lahat doon, papunta rito. Wala talaga. Sa kabuhayan sa Bicol, talagang dyan, bundukan dyan. Kung wala kang lupa dyan, wala kang yugan, wala. Makikitrabaho ka naman. Kaya nung naano namin yung ano niya sa inyo? Nakita. Pero sa amin talaga, hindi namin ito rin. Sa hirap ng buhay talaga, sir. Kung wala kang ano rin, eh, wala rin. Pasensya ka na tayo, no? Actually talaga, wala, kaya natin sinasabi, wala kaming intention or anuman na manakit sa ating kapatid or what. Kumbaga, inilalabas lang namin kung ano yung kwento ni tatay. Pero sa ngayon, mga kababayan, nakita ko yung emosyon present ng kapatid. Napakasakit sa kalooban, kumbaga, napaiyak din ako. Napapaiyak ako kasi hindi naman na pinag-uusapan yung yaman ng tao. Opo. Ang pinaka-importante po dyan, mga kababayan, kung paano tayo nagmamahalan magkakapatid. Kung paano natin minamahal ang ating kapatid. Paano nagmamahalan ang pamilya.
Pero sa oras na to, sa araw na to, bagaman wala na si nanay, naramdaman ko kay tatay kung gaano niya kamahal ang kapatid dahil siya po ay umiiyak para kausapin ang kanyang kapatid. So tay, itirin yung panahon, kausapin natin ang mga kapatid, lalo na ta mahina ka na, tumatanda. Napakadabis po yung sinabi ni tatay na gusto ka nilang dalhin doon. Gaya ng aking sinabi, kahit hindi tayo mapera, kahit namumuhay tayong sarat, mahirap, basta nagtutulungan tayo ay napakasarap na yun sa mata ng Panginoon. So, kung ano man yung payo, kung ano man yung pasisya na kayo mga kababayan, napaiyak din talaga ako. Kung ano man yung napagkasundoan, sinasabi nila, no, sa tingin ko po, tama po yun. Magkakasama na kayong magkakapatid, total wala naman kayong ano, wala naman kayong pamilya dito, tapos hindi nyo rin to bahay, no? So walang ibang totally na magmamalasakit talaga kundi ang mga kapatid natin po. No? Una-una po yung mga tumulong sa akin, salamat na lang sa Panginoon po. Mm-mm. Na mayroong puso na tumulong sa akin. Sige tayo, pasalamatan na natin yung mga taong tumulong sa akin. Unang-una sa Panginoon na nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa akin. Sana bigyan kayo ng kinabukan, malaki at malakas ang katawan. Bigyan kayo ng mahabang buhay. Yan ang masasabi ko sa kanila. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Nakita niyo naman yung bahay ko. Hindi pala tapos. Butas-butas, namatay po yung misis ko. Wala na kumagawa. May sakit pa ako. Asma sa high blood. Kaya wala na kumagawa. Wala nang ano dito. Kagawad at kapitan ng tumutulong sa akin. Kaya salamat po sa ating barangay captain at saka sa ating napakatahimik na kagawad. Pero tahimik pero go in action agad. Salamat no kagawad. Marami salamat talaga sa pagtulong mo sa iyong nasasakupan. Sana lumawig pa, lumakas pa ang iyong pangangatawan para mas makatulong ka pa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga nanay, tatay, mga senior na higit na nangailangan. Tay, matanong ko tayo, ano naman talaga yung pinaka-plano niyo po para kay tatay? Eh, sa ngayon, sir, siyempre, wala na si ate. Ay, sinasabihan namin na kung pwede, sasama na namin. Mm-hmm. Tapos, ang sabi niya, sa ngayon, di pa makakasama dahil mag-aayos pa daw kung itong sigurong bahay niya ang ano ay, mm-hmm. yung mga, kung anong alisin niya, bibenta niya, siyempre. Opo. Sayang naman kung ano, iwanan na lang. Saan ka po sa Bicol, tay? Andito ka sa, ano, sa Panganiban po ako. Sa Panganiban? Sa Tamisan ko, Tamisan kami. Puro kuno Tamisan. So, pero sa Kufra ang hanap buhay. So, Kufra. Niugan. Sige, tay, kung ano yung pinakamagandang naisip ninyo para kay tatay, alam ko, pinakadabis is magkasama kayo. Yoko. Si sir naman, sir, maganda umaga. Alam ko nalulungkot ka, sir. Pamangkin ko. Anak, pamangkin nyo po. Siya yung representative ng isa ninyong kapatid. Kuya ko. Kung ang tatay ko pinagpanganay na... yung tatay... Tatay, father niyo po ang pinakapanganay. Pangalawa sa panganay po, pangalan ng tatay niyo po. Victorino Pasukin. Ayan, tatay Victorino Pasukin. Ayan, salamat po ano, salamat sa alam naman natin mga kababayong kanilang panganay ayon kay tatay is medyo mahina na, hindi na niya kayang magbiyahe, kaya ang pinapunta na lang ay ang pamangkin, no? Salamat naman. No? Napakalayo sa Albay. Albay. Saan sa Albay po? Sa Legazpi Albay. Legazpi Albay. Ayun, shoutout po sa mga kababayan natin sa Legazpi Albay. Ayan, mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Sige tay, sir, ilan taon na po si sir? 41. O sir, ano naman ang maipapayo natin kay tatay para makumbinsi na natin siya na sumama talaga sa kanyang kapatid? Mas maganda nga sana doon na kung sumama ngayon, ang naisip ko kaya, kung dito kaya, kung bata may ano siya, may sakit kayang asma. Opo. Hindi mo alam kung saan siya pupunta, bigla na lang siya natakay, atakihin. Kaya pinag-usapan namin ng mga magkakapatid, kung gusto niya, doon na lang sa amin titira. Tapos yung mga tatay, yung kapatid niya, yung kinakausap. Tapos sabi ngayon, pag alis namin, dapat may ano siya, mag-decision na. Opo. Talaga. Yun ang pinaka-mag... Yun ang pinaka-anong laptop eh. Anong mga
nangyari sa amin, di, ano namin parang... Oh, cargo niyo. Hmm. Kaya, kanina, alis na sana kami. Oh, po. Kaya lang, tumawag yung ano niya. Pamanggin po niya sa kapila. Tapos sabi niya, kung sasama siya, may ayusin muna siya mga ano. Ay, ano pa bang aayusin mo dito sa bahay? Yung mga gamit niya. Yung mga dingding po. Kasi ang dapat lang yung kuryente, magbayaran ko lang po. Wala kami kuryente kasi yung umabanti yung atma ko. Ay, naintindihan naman na nila yung hirap ng buhay mo eh. Ang isipin mo na lang muna sa ngayon tayo, yung kalagayan mo na hindi ka na maghahanap buhay, punta ka na sa mga kapatid mo. Opo. Kaya lang yung... Kasi hindi mo na kaya mo trabaho tayo. Hindi na po, hindi na po. Mainit. Saka yung atmo ko, so, mainit. So, kahit papano, anong mangyari sa'yo, may maggagabay sa'yo. Opo. Kaya yun ang hiling ng mga kapatid mo, sana mag-decide ka sa araw na to. Sinabi ko na sa kanila, ayusin ko ng ano dito. Kung hindi na kagad-agad na alis ako rito. Basta kung matapos na problema ko rito. Kami na lang yung kagawad mag-ayos ng bahay mo tayo. Kasi, magkabutan ako ang tagbulan na naman. Hindi, tay, pag sumama ka na sa kanila, huwag mo nang iisipin yung tag-ulan kasi may bahay naman kayong tutulungan at I'm sure naman na hindi ka pababayaan ng mga kapatid mo. Kasi pag dito ka tayo, matik, obligado, maghahanap buhay ka pa. Opo. Pero pag nandoon ka na, tulong-tulong ka lang dyan sa bahay. Opo. Kahit anong hirap ng buhay, hindi ko naman alam kung anong status, pero para sa akin tay, pag sumama ka sa kanila, sabihin man natin hindi sila mayaman, kahit sabihin natin mahirap lang. Opo. Kahit sabihin natin araw-araw sila nagtatrabaho. Pero syempre, pag kasama nila yung kapatid nila, pag kumain sila, kakain ka rin. Hindi pwedeng hindi kakain ng kapatid pag kasama, di ba? Pero pag dito tay, magtatrabaho ka pa. Opo. Kaya yun ang hiling nila. Sana mga pag-decide ka. Although nasa iyo pa rin ang decision. Sinabi ko na hindi pa sa ngayon ang kagad. Hindi pa sa ngayon. Opo. Sa bagay, unawain din natin. Bigyan natin ng chance kasi nga kawawala lang ng kanyang asawa ni nanay. Magdasal, so siguro magmumuni-muni pa. Magdadasal pa kami. May 9 days pa. 9 days pa ang dasal. Saka 40 days pa. Gusto ko matapos pa yung mga ganon. Tapos okay lang. May 40 days pa ako eh. Na matapos lang yun. So after 40 days, sasama ka na sa kanila? Ayun po. Paano kaya yun? Pupuntahan kanila ulit? Susunduin na lang. Susunduin na lang. Salamat. Sige tayo, sir. No? Unawain na lang natin si tatay para maging masaya din si nanay sa kanyang pag-akyat sa langit. Ay, ang gusto niya ay matapos muna yung dasal. No, yun, mga kababayan, may hindi ko alam kung sa ibang lugar, pero dito po sa Pangasinan, ang nakagawian po is mayroong dasal hanggang 40 days pa yun. 40 days po. Sige. So, ayan, bago matapos tayo, pakikuha yung grocery. Ayan, may kaunting pasalubong ang Team Daddy Frankie. Opo. Ayan. Salamat po. Sana makatulong. Ayan, bumili ako ng ano yung mga nandyan. Lagay na lang tayo. Upuan din. Pasinsyahan mo na ito tayo, mga tinapay, no? Opo. Saka mga dilata. Oh, thank you. Thank you. Salamat na lang po sa Panginoon. Lalo kayo na rin po. Papasalamat na rin. Pasalamat tayo sa Panginoon tayo, no? Opo. Ano man ang biyayang dumarating, ano man yung nadala ni Daddy Frankie, ay kalugod-lugod ng ating Panginoon. Opo. No? Opo. Dahil ang Team Daddy Frankie at ako po ay kasangkapan lang ng Panginoon. No? Bukod dyan tay, mula nung nai-upload natin yung unang video natin is nag-message sa akin ang ating kababayan na OFW. Opo. Na si Ma'am Gina Lanting from Hong Kong. Nung nalaman niya kasi na isa kang ex-OFW, agad-agad siyang nag-message at nagpaabot ng 2,500. Kaya sa mga kababayan nating OFW, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Bayram ng isang upuan, Riz. Ito. Kaya si Ma'am Gina Lanting, once again, thank you so much po sa suporta ninyo. Nagbigay siya ng 2,500. Opo. Kaya ibigay natin, no? Ay, di pala. Kaya tayo, 2,500. Opo. Salamat po. Bukod yan tayo. Salamat kay Gina. Opo. Si Ma'am Gina Lanting. Nagpapasalamat din kay Ma'am Gina Lanting sa pagtulong niyo sa akin. Salamat sa Panginoon, sa inyo po. Unang-una,
Panginoon sa kasikain nyo. Opo. Ayan na lang kung nasasabi ko. Oo. Tsaka ito tayo, oh, another 5,000 po galing kay Daddy Frank yan. Para tayo, para meron kang ano, panggastos habang nagpapadasal kayo. Opo. Taposin ko lang yung 40 days po. Parang mayroon ka. Tapos sasama ka na sa kanila? Opo, sama ko na lang sa kanila. Kasi hindi ka na pwede maghanap buhay hindi tayo. No? Hindi ko kaya na. Opo. Pag nakarating ka na doon, i-message mo ko. Opo. No? Opo. Sa palagay mo tayo, saan kanino ka sasama? Sa Albay o sa Bicol? Dito na lang po sa pamangkin ko. Bakit po? Mag-aalaga daw ng ano? Yung mga, anong tawag doon? May pispan yung pamangkin ko. Ano, may pispan tapos parang mayroon siyang ano, eh, siya na lang gagawin. Ah, oo, magiging tao ka na lang. Tao, so sa Albay. Opo. Sige tayo. So 1, 2, 3, 4, 5,000. Ayan, no? Salamat ng marami tayo. Pasensya ka na talaga. Maraming salamat din sa inyo. Pagtulong niya sa amin. Pasalamat tayo sa mga tao sa mga, na naging tulay para makarating kami dito. Unang-una kay Kagawad. Ayan. Kagawad. Ayan. Salamat talaga sa iyo, Kagawad, no? At syempre, sa ating Panginoon, kay taas-taasan, no? Opo. Hindi po magaganap ito kung hindi sa kanyang kaloob. Opo. No? Kaloob. Basta ano lang tayo, yun lang. Ingatan mo, kung nandito ka, ingatan mo, tipirin mo yung pera mo para may magamit ka. Hindi na natin gagawin tong bahay. Hindi na po kasi yung 40 days lang harapin. Bukas yung 90 days magpapatay na po sa mga tao. Tay, ano tay? Yung, huwag mo nang isipin kung na, may, yun ang ano talaga na kagawian natin. Oo. Sa ating tayo mga Pilipino, kung problemahin, iniisip lagi natin yung kung ano yung nandyan tay, yun na yun. Huwag mo nang isipin yung ibang tao. Okay. Maiintindihan na nila yun kasi matanda ka na, mahirap ka na. Kahirapan. Opo. Basta importante na pag-pray tayo na ipagdasal natin si nanay. Opo. Merong kape dyan. Okay na yun. Huwag ka nang mamproblema tayo. Huwag ka nang gumastos. Opo. Maiintindihan na ng mga kababayan natin yan. Opo. Diba? Opo. Pinaka-importante, nagpunta sila, tumulong sila. Salamat talaga. Magpasalamat na tayo. Pero wag natin pilitin yung mga bagay na hindi natin kaya. Kaya, opo. Ipakita natin tayo yung totoong tayo na matapos hindi. Lang yung 40 days po, mas hindi na ako maganda, wala na. Opo, itabi mo na yung perang bigay na. Binigay namin yan tayo para sa inyo sana, opo, ni tatay. Opo. Pero ganun talaga, wala na si nanay. Opo. Pero sana, itabi mo yung pera mo para may pangkain ka araw-araw, no? Opo. Kasi hindi ka na mga pagtrabaho tayo, hingalin ka. Pag nagtrabaho ka, baka ikaw din patay agad. Di ba? Hindi pwede, no? O, ipag-pray natin, no? Sana umaba pa ang buhay mo. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, pagkaman hindi natin inabutan si nanay, pero thank you pa rin ako sa lahat ng mga taong tumutulong, sumusuporta sa atin sa Team Daddy Frank. Ganon din sa mga kapatid ni Tatay Tay. Thank you so much sa pagmamahal mo sa iyong kapatid, sa iyong kuya, dahil kayo pa ang bunso, no? Siyempre bunso po. Oh. Kaya kanina, sir, ay parang hindi ko nauna. Matagal kami talaga nagsama nito. Oh. Mula nung umalis kami, napapunta kami dito. Opo. Eh, medyo, hindi rin pwedeng pabayaan ito at talagang, mahal na mahal. Maski sinong, Opo. Sino bagang sa hirap ng buhay din ngayon, sir. Kapatid ay, kung mo pa sa, rin. Sir, pag ito ay tumatawag din, siyempre, opo. Kung ikaakala ng mga tao ay pinabayaan namin siya, hindi po. Opo. Kaya naiyak ako masyado. Oo. Nasaktan ka tayo. Masakit talaga pagka ganun nangyari. Yes. Huwag ka mag-alala tayo. Nakita ng mga tao ngayon kung anong suportang ibinigay mo sa iyong kapatid. At least naliwanagan kami. Mapapanood nila to, ano? Salamat. Yan mga kababayan, iiyak na naman si tatay. Kaya huwag na natin patagalin to. Ako'y magpapasalamat na po sa ating mga kababayan, followers, supporters. At syempre, ang Team Rise Above, maraming salamat po. Tita Anies, at Lisa Liabres, Carmi K. Official, at kay Tamura Sang, maraming salamat. At syempre, hindi mawawala dyan si Ma'am Maria Pascoshi. Thank you so much sa inyong walang sawang pagpapakulay ng ating mga premier. Maraming salamat. Ganon din kay Ma'am MC. Maraming salamat po, at kay Part 2B. Ayan.
kaya Ana Carmody ng USA. Thank you so much po. More power po sa ating lahat. Gabayan po tayo ng Panginoon. Mabuhay po. Shout out din ang aking team sa mga walang sawa nilang pag-support, pagtulong sa Daddy Frankie. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Tay, thank you so much. Ah. Thank you, Tay. Salamat po. Salamat. Thank you, sir. Maraming salamat. Siyempre kay Kagawad din. Thank you. Shout out sa mga kababayan natin sa Albay. Kumusta mo ako sa kanilang lahat? Sa father and mother mo. Hindi man nila ako kilala. Ako'y magpapasalamat sa ating mga kababayan din dyan. Dahil marami tayong mga followers, supporters din dyan sa Albay. Kaya mabuhay po tayong lahat tayo, no? Pakatatag ka tayo, kaya natin yan. Opo, sir. Tay, kunin ko lang yung mic. Salamat po. Mas maganda talaga tayo kung ano yung decision ng mga kapatid mo. Yun, sumunod ka na lang. No? Okay. Huwag ka mag-alala tayo. Kahit saan ka naroon, sana ma-reach out ka namin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng Team Daddy Frankie, no? Mag-message ka lang sa akin kung ano nangyayari doon, kung sakaling makarating ka na doon. Gabayan ka ng Panginoon sa iyong pagbiyahe doon. Balitaan mo lang ako, tay. Ikaw mismo gusto kong makausap. Pag nakausap mo ako, reach out ka lang sa aking page. Hindi dito nagtatapos ang pagtulong ng Daddy Frankie, no? Opo, may awa ang Diyos. Baka malay natin, makagawi din ako kung saan ka naroon. Ha? Basta keep on praying lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Yan. So, ayan, mga kababayan. Maraming salamat po.